Isang basagana, umaga na naman po sa inyong lahat. Ako po ay nababalik dito po sa One Stop, si Ronnie Oserpabag po. Ngayong umaga po ay ating tatalakayin ang tinatawag na AI in our daily lives. Kung mapapansin nyo po, nasa panahon na tayo ng 2022, but yung technology na i-discuss ko, meron na tayo dito dati, pero hindi nyo lang siguro napapansin. So mapapa-social media, mapa-home devices meron man tayo, or even yung sa ating cellular phone. So, ngayong umaga tatalakayan natin ang tinatawag na AI in our daily lives. I hope na makatulong po ito na sabihin natin, ma-recall man lang o mabigyan natin ng pansin ang mga technology na ito. At kami po dito sa One Lab ay talagang nagpo-provide ng mga episodes na pwedeng mapakinabangan at makadagdag kaalaman po kay Juan de la Cruz. So kami po ay nagpapasalamat mula Luzon, Visayas at Mindanao sa at iba't ibang panig ng mundo sa pagtangkilik ng aming programa tuwing Martes po ng umaga bago po kayo mananghalian, alas 11 po. So umpisa na po natin ang talakayan ng AI in our daily lives. Kung papapansin nyo, sabihin natin may mga bahay ngayon o sa mga kapitbahay natin o kaibigan man natin, merong silang mini vacuum. Yung mini vacuum, especially siguro makikita nyo ito sa may mga may kaya sa bahay or may mga alagang pets. Yung mini vacuum na sinasabi, ito ay automated. So it like, katulad siya ng parang robot. Pero flat yon or vacuum type actually. Vacuum talaga siya. And then, ayan, automatic yun. Chine-check niya kung gano'ng kalaki yung lugar o yung bahay nyo. Tapos nag-charge siya ng sarili niya. Then, kung may mabanggaman sa mga obstruction or sabihin natin mga furnitures o appliances yung sa bahay, ito ay umiiwas o kung may alaga man kayong pets, sabihin natin, hindi naman sila masasaktan. Ito yung tinatawag na automatic vacuum cleaner. So, itong automatic vacuum cleaner, actually, it is powered by AI technology or artificial intelligence technology. Ngayon din po, for example, manood man tayo ng mga palabas sa Netflix o kaya mga palabas sa YouTube. So after a while, pagkapanood mo ng mga programa sa YouTube, so magbabrowse ka ulit, yung mga related na mga episodes or mga related topic na na-check mo sa YouTube o mga napanood mo sa Netflix. For example, nalood ka sa Netflix ng mga anime o kaya ng horror. So magbibigay sila ngayon ng recommendation na related doon sa mga napanood mo. It is actually powered by AI technology. So iisa-isahin natin ngayon ngayong umaga. So yung sinabi ko na dati na meron pa, parang hindi lang siguro tayo naging aware. Doon sa social media, lalong-lalo na sa Facebook, no? So mag-upload tayo ng picture, tapos may mga kasama tayong mga kaibigan doon sa Facebook. So magtatanong ngayon si Facebook, would you like to tag someone? So mag-aas sila ng itatag na yung mga kaibigan mo na nandun sa picture na in-upload mo. So it is actually powered by AI. So kung hindi nyo lang siguro ito napapansin, so ito yung tatalakayin natin ngayong umaga para makamagdagdag kaalaman. O konting recall man lang dito kay Juan de la Cruz para malaman nila, ito na pala ang AI na meron na sa ating buhay pang-araw-araw. So isa-isahin natin ang mga AI technologies na to. So ako ay naghanda ng maikling PowerPoint presentation lang para magkaroon lang tayo ng discussion tungkol dito. So ang pamagat ng ating episode ngayon ay AI technologies in our daily life. So pakita natin yung sa unang slides. So doon sa unang slides, yung Google Translation, kaya baka magulat kayo, ito yung pinakagamit na gamit sa nakikita ko. Dati pa, even nung nasa Japan pa ako, way back 2005 to 2007, late 2007. So ginagamit na itong actually Google Translation. So for example, meron kang gustong malaman, i-convert mo ito, i-translate mo ito into Japanese, Korean, or even English, o kahit Filipino language o Tagalog yung term na ipasok mo dun sa Google Translation. It will be converted on what desired language ang gusto mong i-convert dito. So ito yung Google Translation. This is actually powered by AI. So actually na-enhance ito. Dati limited lang into different languages, no? But kung bubuksan nyo at titignan nyo sa internet, i-type nyo yung Google Translation, napakalawak na. Napakarami ng option. So kasama na rin dito, for example, yung Filipino language. So magugulat kayo. You can actually translate not just only to type. So alam mo, nag-type ka ng isang word.
So, pwede ka rin magsalita. So, click mo lang yung microphone doon sa Google Translation. May option doon. So, pag nagsalita ka, for example, nagsalita ka ng Korean o may recorded voice, for example, it will be converted. Anong design mo na language. So, hindi ka na mahihirapan mapunta ka, for example, sa ibang bansa. Magagamit mo itong Google Translation. So, ito lang ay pasilip ng ating talakayan na didiscuss natin ngayon. So, ito yung tinatawag na meron tayo sa pang-araw-araw natin na meron na pala itong AI ay gumagana na. Baka kasi ang naiisip lang ng iba, sinabi, AI or artificial intelligence is related to cyber, for example, mga robotics, so yung mga high-tech appliances, o yung mga voice recognition. So, ito ay nandirito na dati pa. Okay? So, dun sa next slide natin, pakita lang natin yung AI, ano ba yung tinatawag na AI? Ano lang to, we're not going to into deeper discussion about AI. Hindi naman siya ganun ka-technical. Ano lang na, bibigyan natin ng basic definition kung ano ba itong AI technology talaga. Pag sinabi lang kasi natin AI, it should be a computer-like. So katulad talaga siya ng computer that demonstrate characteristic of a human mind. So i-convert, so parang gumawa tayo ng isang computer system na hanggat maaari, imimimik natin ano ba ang meron dun sa isipan o brain ng isang tao. Pero not totally, actually, hindi naman talaga totally 100% na magagaya. Because iba pa rin ang pag sinabi natin, human mind, may kasama pa rin yung emotion. So hindi yun talaga na naiiwasan. So such as learning and problem solving. So ang purpose talaga nito is to simplify things, to solve a particular problem, makapagbigay din talaga ng information for human. Actually, yun yung naman talaga ang target. So, a dynamic tool, it is actually a tool that is being utilized in a variety of sectors to improve decision making. So, napakaraming application ito. So, for decision making, increase productivity, and eliminate repetitive work. So, sabi nila, pagka sinabi kasing AI, baka mawalan na ng trabaho ang mga tao, no? Pero hindi naman ganun talaga ang purpose ng AI. Kung halimbawa, isang tao, isang operator, for example, ito yung trabaho, mapapunta ka sa ibang operation, mas mapapa-upgrade pa yung trabaho mo. Tapos pwede mo namang ibigay, for example, sa isang automation lang or let's say robotic application. So hindi ka pa rin mawawala ng trabaho. Yung task mo, mami-minimize, pero mag-i-increase ng efficiency. So iba't ibang mga application nito. So nandoon na rin yung healthcare. So ngayon, because of the pandemic, marami nang naglabasan ng mga image recognition, for example, online consultation. So may mga automatic recognition na ginagamit. For example, yung mga chest x-ray. So it actually determined kung ano yung sakit mo. So isa sa mga application nito yung healthcare. And then, aside from that, hindi lang basta sa healthcare. So putahan natin yung education. So lalong-lalo na ngayon sa education, napakaganda na nangyari dito sa AI natin because the education system, pwede na natin tutukan o mabigyan ng pansin with the use or help ng AI. Lalo na nung nag-online, so marami na naglabasan na application pa pwede yan virtually. So hindi lang basta, for example, nag-upload yung professor nyo o yung teacher nyo ng PowerPoint and nag-discuss nyo. But if we will add, actually ngayon, pwede na gumamit ng mga virtual reality. So even sa mga magla-laboratory, for example, naka-virtual base na, possible na yan ngayon sa ating education system. Then sa automobile, so ayun nga sinasabi ko before, yung talakay natin yung nakaraan, ito yung mga autonomous vehicle. So pwede siyang maging driverless car. Possible na rin yan because of the AI application or AI technology. Then space exploration, kung meron, ayun nga, nagpadala tayo for example, si Perseverance sa Mars. So gumagamit na rin yan ng AI for image collection, then image detection, and it actually being fed to here dito sa space natin sa Earth. And then for finance, so transaction for online banking, etc. And then even for gaming. So meron din tayo, lalong-lalo na ngayon sa gaming. So napakaraming pa pwede natin gamitin for this application sa gaming. And then what else? So we have here surveillance. So napakaganda nito for military application. And then for, ayun nga, yung robotics. So isa sa pinakamagandang collaboration na naganap ay yung AI and Robotics Technology Collaboration. Kung papapansin nyo, pag sinabi kasi nating robotics, more on mechanical, mayroong robot arm, may servo motor, tapos naglalakad,
But if we actually apply the technology of AI, so pwede nyo actually magkaroon ng recognition sa tao, it can talk to human, though we can actually add a certain emotion, pero hindi naman totally talaga mamimic ang emotion ng tao. So this is one of the important application na meron na talaga sa AI and robotics technology these days. And then, we have the social media nga. So kanina nga, yung nabanggit ko sa introduction ko na yung magtatag tayo ng kaibigan natin, or even actually yung lugar. Tatanungin ka kung saan gusto mo bang ilagay kung nasa ang lugar ka. So immediately madedetermine yung near, kung hindi man mabigay yung exact but the whole specific, hindi man siya maging specific but the, sabihin natin naka-general dun sa kung saan lugar ka, mapoprovide ng social media using the AI technology. And then even for agriculture, ito yung mga tinatawag na smart farming, malalaman kung may mga bulok yung, for example, yung sa lettuce, for example, at yung mga gulay detection, for example, ng mga crops. Possible na yan sa smart agriculture. And then, what as entertainment? So, entertainment and actually yung gaming, magkapares ban. So, meron din iba sa mga applications. Sabi ko nga kanina dun sa Netflix o sa YouTube. So, may mga recommendation. Those are actually powered by AI na rin. And then, e-commerce. So likewise, sa e-commerce din, so, kaya natin later on, nag-browse ka lang, online, window shopping. So, magugulat kayong mga binuros mo, yung mga related na products na gusto mong i-abil, papakita rin sa'yo ng mga application o kung saan ka mang online provider na nag-check. So, pakita natin yung next slides. So, ito yung marami nating narinig, no? They don't want AI. Ayaw namin ng AI kasi bawalan kami ng trabaho. Ayaw namin ng robotics kasi yung manpower talaga totally mag-decrease. Pero, tignan muna natin yung advantage side. But, papakita ko rin yung some of the, these are just only some of the advantages and disadvantages. And it, this kasi natin isa-isa para mabigyan natin ng pansin. So number one, reduction in human error. Pag sinabi kasi natin reduction in human error, ang tao kasi, for example, mag-a-analyze tayo ng isang larawan for, sabihin natin, image analysis detection yan. For example, nang gusto natin malaman, kung gusto mong malaman yung dalawang image, ikukumpara mo kung ito bang image na to ay maganda dun sa isa o kaya. Isang ginagamit ko, for example, na application is for concrete crack. So pag tinignan ko yung isang image ng isang concrete, malalaman ko kung ito ay may crack o wala. Ganun din yung isa, malalaman ko kung ito ay may crack o wala. But ang pag-analyze ng human, nagkakaroon ng problema, number one, because of the human physiological perception. Kasi yung human physiological perception, meron tayong mood. So nagiging depende ito sa mood ng tao. Nagiging depende rin sa status ng tao, for example, yung health condition niya. So maganda ba yung kanyang vision, for example? So yung pag-analyze ng isang image, pag tao ang gumawa nito, nagiging subjective, so hindi na objective. That's why we need, for example, computer vision powered by AI. So yung reduction ng human error, mami-minimize natin. So instead na sabihin natin yung isang image ng concrete, may crack talaga, based on human perception. Pero pag in-analyze yan ng computer, hindi siya nagiging subjective. So what particular train o kinarin mo, for example, yun, ito lang dapat ang i-detect niya, ito dapat yun, nagiging objective. So nababawasan ang human error. So yun yung isa sa pinakamagandang advantage ng AI technology. Then reduce the risk. So pag sinabi natin reduce the risk, instead na human, totally, for example, nag-test ka lang ng isang product. But if you have the robots or robotics application, we can actually minimize yung risk ng tao for sabihin natin mga unwanted o untoward incidents na pwedeng mapunta sa kanya. So that's why gumagamit muna tayo ng mga ganitong technology. And then 24/7 support. So possible, kasi nga ang tao napapagod. So we need actually to, hindi naman totally yan, na 24 hours nagising or yung pag-monitor niyan. Kasi pag sinabi kasi nag-decrease talega ang sabihin natin, yung brain function. So ang tendency ay matulog ka, magpahinga ka, yun naman talaga ang nangyayari na at nagaganap. So along the way, so umaga maganda yung mood mo, for example, unti-unti bumabaksa nga yung energy natin, for example, hanggang sa gabi nga, kailangan natin talaga matulog. But for AI technology, possible continuously ma-maintain kung enough or tama naman yung mga resources o supports nung sabihin natin na isang automation. Kaya na-minimize talaga natin yung problem. At yung support talaga for 24/7 is possible for AI technology. And then perform repetitive tasks. Kasi ang tao, pag sinabi natin nagpa-perform ng repetitive tasks, so nagkakaroon na siya ng problema, parang
Yung term sa Pilipino, inauumay ka na dun sa ginagawa mo. So, naghahanap ka ng ibang gawain. Pero kung si AI yan, so whatever yung ginagawa niya, hindi yan magkakaroon ng error, mag-minimize man yung error, yung iban yung race. Kahit the same concept or scheme yung ginagawa niya throughout ng kanyang performance, possible yun sa AI technology. And then, what else? So, new invention, because of the technology, because of the AI, because of whatever the technology that we have right now, yung mga innovation, invention, collaboration, so nagiging mas gumaganda yung development ng ating mga technology these days. And then, digital assistance. So, later on, we will discuss ano ba yung mga sample ng mga digital assistants. So, if you want to call someone, if you know the weather, for example, kung wala kang makausap, kausapin mo yung telephone mo, for example, that will be possible because of our digital assistants. And then, what else that we have? So, tingnan natin yung disadvantages. No? So, kung meron tayong pros, ito naman yung mga cons, for example. So, high production cost. So, normally, sa initial investment naman talaga, mahal ang setup ng sinasabi natin robotics, automation, or even powered by AI. But along the way, so kung ano yung mahabang long-term investment na sinasabi nila, yung budget allocated mo rito, napakaganda pa rin. So hindi talaga siya. Though initially, ito kailangan mo naman talaga mag-shelve out. Pero kung return of investment naman, titingnan mo in a long term. So maganda pa rin ang magiging resulta if we have this technology. And then risk of unemployment. So yung iba, ito ngayon talagang nasa isip talaga nila. So mawawalan sila ng work, mag-decrease yung manpower. Pero no, nung nag-seminar nga ako before dati sa UP about dun sa small medium enterprises nila, for example, and then application ng AI. So pinakita ko sa kanila na mag-i-increase pa nga yung productivity, nadami pa nga yung manpower if we have this AI technology. And then what else? Increasing human's laziness. Actually, kahit naman wala pang AI, kung gugustuhin mo naman talagang pumetics o sabihin natin maging tamad ka, eh nandiyan naman talaga yan. Ang iba naman kasi pag sinasabi, pag siya, like powered by AI, parang hindi ka nagagalaw. But if you have the other task, so hindi naman totally magiging tamad ka. Ang purpose naman nito eh, matulungan ka totally, hindi lang naman talaga para ma-imbit sa katawan mo yung pagiging tamad mo using the AI. So kahit natutulog ka nga, may gumagawa. So maganda pa rin ang magiging resulta. And then emotionless, ayun nga sabi ko kanina, now we cannot actually mimic 100% the emotion of human being. If AI, but still, may mga technology pa rin ngayon these days na dinedetect yung mga facial recognition, especially yung gesture ng tao, yung aura ng tao, yung nag-emit ba yan ng temperature. It will actually depend on the technology na magiging yung AI power na emotion, imbued by with emotion. Pero totally hindi siya magiging 100% na human-like. So, I hope na na-provide ko ano lang naman to, some of the advantages and disadvantages ng AI technology. So, next tayo. So, AI in our daily life, so mga magugulat kayo siguro na nandirito na to, lalo na yung mga nag-opisina, yung mga estudyante natin, for example, yung gumagamit ng email, gumagamit madalas ng mga social media or ng mga ganitong technologies. So, yung mga sample icon dyan, so nandiyan nga yung YouTube, nandiyan yung email, nandiyan yung Google Translation. So, tatalakayin natin one by one. Meron na pala talaga. Yes, it is already existing, especially sa platform ng Google. So, tingnan natin. Sabi ni Christine Robson, she's the Red Director of Products ng Google Research. So, AI already affects our lives in many people from all over the world has used AI to build their own technology. So, lahat ng mga in-aim nga ngayon ng mga company, as much as possible, it should be actually, can be adapted so, or powered, sabihin natin, by AI technology. So, next tayo. So, ito yung kanina na sinabi ko. So, yung vacuum cleaner na yan, it's actually robotic or robot automatic vacuum cleaner. So, kung mapapansin, i-check na yan sa internet, nakalat na yan actually sa internet. So, marami nang gumagamit niyan. It will actually clean your house. Mag-isa lang yan. And it actually can charge on its own. So, mag-isa lang din yan. So, kung gusto nyong i-set up pa rin na maglilinis yan on what particular time, possible yon. Actually, it
check the space ng area nyo, for example, and then nagde-decide sa sarili niya to charge kasi nga kung kailangan na talaga mag-charge, and then recognize obstruction. So isa sa mga magandang invention with the collaboration with AI and robotics, ito nga itong one of the our household gadgets. So hindi lang ito. So marami ng existing ngayon, ano, meron ng IoT-based washing machine. Yung nasa bahay ka nga, nasa opisina ka, for example, gusto mong maglaba using the IoT washing machine, it will actually do your laundry kahit walang tao sa bahay nyo. Pero siguro kung ang ibang washing machine kasi kailangan pa ng mag-dryer, no, o isampay. Pero kasi sa ibang bansa, automatic na naka-dryer, may dryer na. So parang hahanguin mo na lang mismo dun sa washing machine, tutupiin mo lang afterwards. So may mga ganun ng washing machine. And then for example, medyo sabihin natin, medyo malapit ka na sa bahay mo, tapos supper, mainit yung lugar, yung bahay nyo, for example, if you want to power your air condition in a few minutes before ka umuwi ng bahay para pagbukas mo ng pintuan o pagbukas mo ng bahay nyo, eh malamig na. So these are actually available these days sa market. So ito na nga yung mga IoT based. Actually, AI powered by AI, powered by IoT, even may mga robotics na technology na yan. So kung mapapansin nyo, these gadgets are already existing. Who knows, in future, baka lahat nga ng gamit nyo sa bahay automatic na. It will suggest nyo, for example, sa refrigerator. Actually, meron na rin talagang ganitong technology. It will actually suggest what recipe that you can cook, kung ano man yung mga items mo o yung mga products mo, na, mga pagkain mo, for example, sa refrigerator mo. So instead na mag-isip ka, it will actually suggest, you can cook this one, you can cook. Make sure na yung laman ng refrigerator natin, hindi lang puro itlog or kaya puro tubig lang. No? So kung may mga products yan, mga meat, for example, or even veggies, possible yan. It can actually detect ano yung mga products na meron tayo sa ating refrigerator. Okay? So, next tayo. So, ito nga, isa sa pinaka, existing and napakagandang development na meron tayo ngayon sa AI and especially using our phone. Basic na gadget lang, for example natin, ito nga yung speech recognition devices. So ano ba yung speech recognition devices? So tingnan natin yung technology na to. So the process of enabling computer to identify and response to the sounds produced by human speech. Panagsalita yung tao, magkakaroon kaya nga tinawag na speech. So yung speech coming from the human, yung recognition coming from the device itself. So i-recognize yan. So the verbally from verbal human or yung input ng speech ng human, and then yung machine interaction will be the output. So ano man gusto mo ipagawa, for example, dun sa device or dun sabihin na sa kinakausap mo na technology, yung response from the computer in a natural language. So ano yung gusto mong gawin niya, it will actually move, it will actually do a certain task. So kaya ito yung mga speech recognition. So pakita natin yung ating magandang mga application ng speech recognition devices. So next tayo. So yung types ng speech recognition, iba-iba. So meron tinatawag na speech dependent, independent, saka adaptive. So unahin natin yung speech dependent. So single speaker, so normally ginagamit ito sa security access. Kung gusto mo yung bahay mo maging high-tech o yung kwarto mo na ikaw lang yung makakapasok, using your own voice, so ikaw lang ang meron access nun. So, it will become keyless. Wala nang susi yan, wala nang mga pin yan, or even biometrics, yung mga fingerprint natin, for example. Using your voice, you can command to access your own door or your own room. Possible yan. Kaya, speaker dependent. So, nakadepende kung sino lang yung tao na may access nun o yung naka-record nun, naka-learning nun sa speech recognition device, yun lang yung pa pwede maka-access ng lugar na yun. Then next, speaker independent. So any speaker, anyone can talk to this machine or device. For example, ito nga yung example natin, si Siri o kaya si Alexa. So kung meron kayong iPhone, you can talk to your iPhone, so using Siri, or meron kang Google, for example, or even si Microsoft Office, meron na yan yung mga speaker independent. So whatever you ask, whatever you need, you can talk to them. Possible na yan. Kahit sino pa pwedeng kumausap kasi nga, speaker independent. So, next is a speaker adaptive. So, develop to adapt its operation and characteristic of a speaker. So, for example, actually, yung image na yan is came from Incheon International Airport. No? So,
nasa next slide yan yung discussion natin. Kaya yung ensample robot na yan, so for example, kausapin mo ng Tagalog, so pwede yan magsalita, magre-replace sa'yo in your own language kasi ang adaptive. So whoever talk to this robot, so ang pangalan niya si Airstar. So si Airstar, nasa Incheon International Airport yun, robot assistant. So for example, normally tinatanong to kung nasaan yung, kasi napakalaki ng Incheon International Airport, no? So you will ask the robot yung location, anong particular gate, anong particular floor, possible yan. At hindi ka mahihirapan if you want to talk to this robot in English, Korean, Japanese, Tagalog, possible. So ayan si Airstar. So hopefully also in our airport in the future, no? So magkaroon ng isang robot developed by the Philippines or any inventor from the Philippines. Kasi itong si Airstar, it is actually produced by LG. So yung LG ang nag-invento nito. So ginagamit yan. So marami, actually hindi lang ito nag-iisa. So maraming Airstar, marami si Airstar sa Incheon International Airport. So who knows, if you want to check, so magkaroon na unti-unti na tayo nag-o-open ng flights. So international flights. So mapagpad kayo sa South Korea, mapunta kayo sa Incheon International Airport, makita nyo to si Airstar. So you can actually check sa YouTube. Marami nang nag-upload ng mga video ni Airstar. So kinakausap nila, you can actually take your own selfie, possible yan. It will recognize your face. So may facial recognition din yan. So kaya talagang adaptive speaker ito. Adaptive yung response ng ating robot na to na si Airstar. Okay? So next natin. So some of the advantages of speech recognition application. So for example, in some countries, especially Japan, Korea, or sabihin natin mga bansa na dumadami na yung mga elders, or even some of them are actually having a problem with their health condition, especially nagkaroon ng na-paralyze na yung tao, no? So the AI, it can help you to assist paralyzed people. So for example, if you want to walk, if you want to stand, so kung nakaupo ka, for example, sa isang device na developed for paralytic patient, for example, a paralyzed patient, for example, may mga ganun yung robot assistive devices. And then also for security, so sabi ko kanina, isa sa mga application na nagamit na talaga, na ginagamit talaga sa special divisions for security access. And then, give comfortable human-machine interaction. So you can talk. Although si Airstar, ang purpose naman ni Airstar ay magbigay ng information dun sa lugar, but you can actually talk. If you have this machine or device or gadget, you can talk to them. Then save time for the user. So instead na, for example, you are browsing your phone for a phone number or sabihin mo anong pangalan nito na hinahanap mo sa phone book, for example, if you will have the speech recognition application sa phone mo, possible yan. You just download if you are using Android or iOS. May mga speech recognition apps na it can actually help you to maximize, sabi ko nga nung una, is optimize your phone. You can use your phone smartly. Kasi napakaraming natin pa pwedeng gamitin sa phone natin, not just only for picture taking, video taking, shot ng video, call, text, Facebook, browsing the internet. So marami pang pwede mong gamitin or pagamitan ang iyong cellular mobile phone. So use your phone smartly if you know some of the technology, especially nga itong speech recognition. So napakaganda. Try to browse this application and you can indeed or download this into your phone. And then along the way, magagamit mo yan in some particular purpose. Okay? So next tayo. So ito yung mga sample ng speech recognition assistant. So for example nga, iOS ka, sa Apple si Siri, so sa Microsoft si Cortana. So siguro si Cortana hindi masyado nagagamit ng mga tao kasi normally Microsoft Office na sa office ginagamit. Tapos you need a microphone actually. You need a speaker for this. So parang yung kung titingnan natin sa mga user nito, parang bihira gumagamit ng Microsoft for Cortana. And then, Google or Google Assistant, ito yung sa mga gumagamit ng Android or meron kang phone, meron ka lang Google Assistant, so possible yan. And then Amazon, si Alexa. So ito yung mga sample icon nila.
dyan sa baba. So si Siri, si Cortana, si Google Assistant, and then si Alexa. So ako, madalas po na ginagamit yan si Google Assistant. For example, I'm asking checking the weather, and then particular location, or may mga, for example, translation ako na pwedeng gamit, tanungin, or mga news, even news, so pa pwede yan si Google Assistant. Okay? So next po tayo. So yung mga voice control personal digital assistant, ito yung mga nasa phone natin. So importante na malaman nyo, meron na pala ito sa cellular phone o mobile phone natin. So if you know some of the software or application, you can actually optimize or maximize your phone using this application. So isa-isahin natin. So ayan, uses of virtual assistant, so you can make phone calls, so hindi mo na kailangan na i-dial pa, hanapin sa phone book for example, just mention the name, kung ano yung name na sinave mo for example, if you know a code, paano mo sinave yung isang kaibigan mo, you can actually have, just for example, call, for example, a certain name, possible yan, schedule meetings and appointment, instead na sisulat mo, hanapin mo, i-recall mo, you can actually ask your phone, ano, what will be the schedule for today, what are the appointments for this morning, for example, possible yan. And then, get directions. So if you, ano to tayo, parang sina Waze, for example, so si Waze kasi sa sakya natin normally ginagamit. But if you are actually exploring a new place in your new environment, for example, for you, you can actually ask directions. And then, send messages. So gusto mo, halimbawa tulog ka na, maaga ka natutulog, but if you want to greet someone, special someone, 12 midnight, possible yan, nabatiin mo yung kaibigan mo na sakto pagpataon ng 12, binati mo, pero natutulog ka na by sending them message. Automatic yun, si virtual assistant will help you to send that particular message on what particular time na gusto mong gawin. So meron ng ganyan technology. And then, set reminders, so hindi lang basta, yun yung ginagamit nga lang na timer, so kasi abig sa nating reminder, so hindi lang basta timer yan, alarm, notification, so mga reminders mo, ito yung mga tasks mo, especially sa mga elders na iinom ng gamot, so you need to you need to take this medicine in what particular time, possible na yan. And then ask question, ayun nga, madalas ko tinatanong, may mga, for example, news, latest news, or for example, weather, forecast, possible yan. Then play music and video, so if you have, for example, play YouTube, possible yan. And then mag-mention ka ng isang artist, for example, o anong mga music, possible yan sa ating virtual assistants. And then can wake up you at a certain time, so yun nga, hindi lang basta nag-a-alarm ka, no? So hindi mo na kailangan iset. So please wake me up on this particular time, possible na yun. But make sure na magising ka talaga. Huwag mo naman sisihin yung virtual assistant mo pagka hindi ka talaga totally nagising. May mga natutulog, tulog mantika na tinatawag. At sabihin natin, yung iba kasi nag-set ng alarm, tapos they keep on in-snooze yung cellphone, for example, 5 minutes, nagiging 1 hour. So make sure na yung discipline pa rin talaga. Kahit sabihin mo, meron kang AI, virtual assistants, make sure na ano yan, nasa tao pa rin or nasa gumagamit pa rin. So, okay? So, next tayo. So, Google Translation. So, sabi ko, ito yung pinakamaganda example talaga na meron tayo ngayon about this Google Translation. So, it convert, actually, a voice to text, possible yan. Voice to text or text to text converter. Convert your speech or your text into text using speech recognition system. So, kaya nga, speech recognition, you can actually talk. So you just click the microphone, meron dyan sa Google Translation, check nyo sa internet nyo ngayon. So yung type nyo lang yung Google Translation, tapos may mic yan. So try to, but make sure that your microphone in your laptop or computer is working. So you can talk to them in what particular language, it will be converted. So for example, nagsalita ako, ayun, sinabi ko, anong haseyo? So automatic may translation na. So anong ibig sabihin nun? So kino-convert na. So in what particular language na gusto mong will be the output possible using the Google Translation. This application includes voice typing, opening application, and has now become a standard feature among smartphone and computer. Not just only for our laptop or personal computer. So, pwede na rin sa cellphone. So, hanapin niyo sa cellphone niyo yung Google Translation. So, you can talk to them. Gusto mo i-translate. Possible yan. So, ito nga si Google Translation. Okay? So, next tayo.
So, media recommendation. So, before I proceed, I would like again to invite everyone. So, please don't forget to like, share, and subscribe the Katipunan Channel. So, meron po, number one po yung Facebook page ng Katipunan Channel. So, you can, para maging updated kayo sa lahat ng mga palabas o programa ng Katipunan Channel. Meron din po kaming Facebook Facebook page ang Katipunan, agayon din po ang YouTube account. So please check the Katipunan Channel YouTube account. So please don't forget to like, share, and subscribe. Share niyo po sa mga kaibigan niyo. Marami po kayong matututunan doon. May mga iba't iba pong programa na meron sa Katipunan Channel for politics, education, information, agriculture, or politics, for a lot of information na gusto nyong malaman, meron po dito sa Katipunan Channel. At huwag nyo din pong kalimutan ang Facebook page ng Once Lab. So para updated po kayo sa ating mga episodes or may mga, actually may mga nareceive ako ng mga messages or even dun sa mga chat habang pinapalabas po ang ating mga episode. So huwag nyo pong kalimutan ang Katipunan Channel at ganyan din po ang Once Love Facebook page. So maraming salamat po. So pagpatuloy po natin ang ating talakayan ngayong umaga. So balik po tayo sa PowerPoint. And I hope na dun sa first part, nakapagbigay kami ng konting sabihin natin background lang sa ano bang mga technology na meron na tayo these days, especially sa mga pang-araw-araw na ginagawa talaga natin. At the same time, mabigyan namin kayo ng information. Existing na pala ito, pwede pala natin gamitin ito. Okay? So next naman is media recommendation. Ayun nga, sabi ko kanina, yung sa introduction natin, after mo manood, for example, nanood ka ng isang teleserye o isang episode, mga series, for example, sa YouTube or even sa Netflix. So after a while, yung mga same series o mga same format na pinanood mo, like for example, comedy, horror, or anime, or even yung particular topic na yung mga series yun. So it will actually provide you recommendation, kaya tinatawag na media recommendation. After viewing a few programs in Netflix or YouTube, so you're definitely seeing how Netflix and YouTube promptly suggest further series you may love to watch. So ito yung mga suggestion nila. YouTube offers a sequence of videos you may like after the completion of one video. And both of these digital media providers scan hundreds of records to recommend films. So television series, videos based on your prior responses and media preferences. For example nga, yung palabas natin sa Once Lab o Katipunan Channel, so after mo manood ng isang episode doon o what particular program sa Katipunan Channel, magbibigay sa inyo ng suggestion, ito pa, iba-iba namin mga programa dito sa Katipunan Channel. So meron pong ganitong technology na talaga. Okay po, next. So ayan nga, yung e-commerce recommendation. Sabi ko kanina, pag online shopping tayo, for example, kay Amazon, kay Shopee, o kaya kay Lazada. So a simple online window shopping uses a smart and accurate recommendation system for e-commerce. So for example, nag-scan lang tayo ng products, for example, for our pets. O for example, products mo sa living room mo, for example, ano yung mga gusto mong item na bilhin. Then after a while, magugulat ka pagka nag-open ka ulit ng platform na to. So nandoon yung mga in-scan mo, no? Yung mga previous scan mo. So ito yung mga suggestions nila. So most online shopping platform is AI-driven na. So talagang powered by AI na yun. So e-commerce website now use a shopper's past behavior. So yung past behavior na sinasabi dito, ano yung mga kinilos mo, ano yung mga ginawa mo, ano yung mga in-scan mo nung nakaraang araw, nakaraang oras using this mga websites. To give recommendation for products they might like or previously avoid. So, ito yung binili for example, at nagustuhan mo, may mga iba pa silang suggestion. For example, one particular brand. So, yung particular brand na yun, for example, napakarami pa talagang products doon. So, magka-provide pa yun ng iba't ibang mga suggestion sa mga items na gusto mo pang i-avail. So, ito yung e-commerce recommendation. Actually, itong e-commerce recommendation, maraming sabihin natin, nakikinabang nito ngayon, lalo na ngayon sa mga online shopping kasi napaka-importante ng technology na to. Talagang, sabihin natin na doon yung temptation, lalo na for shopper, meron pa palang ganitong product na pwede kong mabili na mabili, at meron pa palang product na existing ito si brand, for example. Kaya napakaganda na itong e-commerce recommendation na to na meron ngayon sa ating mga online shopping platform. So, next po.
So yung navigational apps, so ayun nga, yung madala, lalo na ngayon, madalas kayong mamasyal. For example, no, kung hindi mo alam yung particular na lugar, so si Waze, for example, magsasuggest sa'yo for how many meters, ano yung traffic, ano yung suggestion na possible route, shortest route, for example. And then, not just only the direction, nagsasuggest pa yan ng pwede kang alternative. So, halimbawa, traffic dun sa lugar, baha dun sa lugar, immediately, real-time information ang ibabato sa iyo ni Waze. But make sure na you are connected sa internet. So, even not just only kay Waze, for example, nag-Grab o nag-Uber ka, for example, so sa Grab, for example, magbibigay sila ng option. So, traffic, ganitong oras, so mahal yung pamasahe mo. So, if you wait for a while or magsisend ka ng products, for example, magbibigay sila ng information. So, ito yung mga navigational apps. So, even your regular drive to or from work involves the usage of artificial intelligence. So AI is used by navigation applications such as Google Maps to evaluate the pace of traffic. So ano yung mga ganap ngayon sa traffic talaga. So, additionally, it incorporates user report occurrences such as traffic accidents or road constructions to forecast the time, ano oras ka, ano yung time of arrival mo. So ibibigay na rin required to reach your location and suggest the quickest route. So, napakaganda na isa sa application na meron ngayon tayo na ito nga powered by itong navigational apps. Okay? So next tayo. Then facial recognition. So social media apps like Facebook have all incorporated artificial intelligence into their face recognition technologies. Ito nga, sabi ko kanina sa introduction, nag-upload tayo ng image, no? Magagulat kayo na you can tag a lot of your friends, not just only one, no, but magagulat ka, you can tag everyone kung detected nila. So kung sino yung kasama mo nun sa image. But pero minsan may mga error, pero very minimal. Halawa, yung forma ng mukha niya, nakatulad sa ganitong artista or even celebrity, possible yun. Or meron kang kaibigan na almost similar yung kanilang features. So possible yun na iba yung name na isasuggest sa'yo. Pero yung accuracy naman yung mataas pa rin. But for example, you have a lot of friends in one particular image. Nalalaman ni Facebook because of this facial recognition technology na. So normally, it is used by Facebook to detect user face in images and ask them to tag themselves on their Facebook friends. So hindi lang sa'yo. Even your friends, so magagulat ka yung friends mo na kahit hindi mo siya itinag, so nakita niya yun sa Facebook. Yung friend mo, for example, will makaka-receive ng notification, you can tag yourself in this image or picture. That will be possible. Okay? So ayan nga si Facebook facial recognition. So marami pa ibang application ito. So next tayo. So ayan, smart compose, quick reply, and grammar check. So, unahin ko muna siguro yung smart compose. So, si smart compose, halimbawa sa email, nakareceive ka ng email, at yung smart compose kasi normally sa email eh. So, sa Google, for example, nakareceive ka, tapos if you want to reply, may mga suggestion na sila na reply. Thank you for this email or what particular message, for example, if you want to put for some, dear boss, for example, automatic or dear professor, automatic, hindi ka pa nagtatype, meron na agad sila sinasuggest. So, ito yung mga smart compose. So yung smart compose automatic lang, even good morning or good afternoon or even thank you, meron na yan yung mga smart compose. So and then yung quick reply, so yung quick reply, for example, naka-receive ka na nga ng message katulad nitong smart compose, so quick reply, parang may suggestive na sila. Ito yung mga suggestion words, thank you, TY, or even emojis possible na rin, even dun sa phone natin. So may mga phone na rin talaga na automatic, parang yung smart compose and quick reply, automatic na magkasama sila. For example, magta-type ka ng H pa lang, so lalagay na lang either yung option mo, hello, o how are you. So may mga ganun ka ng sample na pwede mong i-select na lang. And grammar check. So yung grammar check, siguro sa mga estudyante or sa mga professional, yung mga, for example, gumagawa ng research or mga thesis nila, so may tinatawag na Grammarly. So yung Grammarly, actually it is one application. Do may libre, may premium, tsaka may libre. So yung iba kasi madalas gumagamit ng libre, for example. Yung Grammarly, nag-check talaga siya kung tama ba yung grammar natin. Or actually, you can actually check the Grammarly. For example, pati mo yung is o yung are, day or what particular words na gusto mong baguhin. Or nagbibigay sila ng suggest
suggestion or suggestive word or phrases possible to use for this application. So if you use Gmail, ayun nga sabi ko kanina, then you might have noticed a feature called Smart Compose. It suggests complete sentences based on the preceding line that you have written. So for example, may continuation ka pa na iniisip, but si Smart Compose may sinasuggest na sila. Anong gusto mong idagdag doon sa phrases? It uses artificial intelligence to quickly compose your email. Ang email drafts with contextual accuracy and correct grammar. Okay? So napakaganda ng invention o development na nagawa ng smart tech, AI powered for AI application in our daily life. Next tayo. Yan. Actually, when I was in China, so nung natira ko for a while sa China, so yung OCR o yung optical character recognition, kasi sa China or even sa Japan, yung isang Chinese character, para ang haba-haba na ng ibig sabihin nun. So, if you have your phone with an internet connection, or even kung wala man internet, meron ka lang app. So, yung app ng OCR, pwede mong gamitin yan. So, parang yung phone mo, itatapat mo lang dun sa isang character. Pag dun sa isang character na yon, so malalaman na anong translation nun. So, ito yung ikinabuhay ko sa China. Kasi hindi naman ako marunong ng Chinese daw. Kahit paano natuto na rin dun sa nung natira ko sa China. So, tapat mo lang, for example, yung phone mo, malalaman na agad ano yung character. So, for example, you want to translate that into what particular language. So, yung character na yon, lahat o yung buo na gusto mong malaman, i-convert na. So, ganun yung si Google Lens or optical character recognition. So, Google Lens is another Google service that is built on AI and has some great technology for fast and accurate optical recognition. So you can actually check this right now. Make sure na meron kang ibang character. So Korean, Japanese, Chinese. But I haven't tried this yet in some of the... na-try ko na pala sa Arabic. So nakatanggap ako ng isang package from a friend in UAE. So may mga nakasulat doon na Arabic. So ginamit ko rin itong OCR. So but hindi ko pala talaga gamit sa Vietnam. Sa Vietnam kasi tsaka sa Myanmar, iba yung sulat nila. So maybe, kasi I haven't seen appraises in that I know the meaning para malaman ko talaga kung tama. Kasi si Myanmar, iba rin yung kanilang sulat. Even sa Vietnam, iba rin minsan yung sulat nila. So para makita ko yung correct translation. But nung nasa China naman ako, hindi naman nagkamali pa si OCR. So, napakaganda ng development na nagawa nito for AI application. Okay? So, next po tayo. So, next is yung Google Predictive Algorithm. So, yung Google Predictive Search Algorithm. So, for example, Google's autocomplete tool, which display suggestion as you write each character of the search words. So, nagtatype ka pa lang. For example, nagtype ka ng R. So, lahat na ng R related, nagtype ka ng O, lahat, nagkakaroon na sila ng parang funnel. So, pinapa-ikli na yung search mo. So, then suggestion, nagbibigay din suggestion. AI system that powers Google Predictive Search is called RankBrain. So, si RankBrain yung ang tawag doon sa technology na yun ay RankBrain. Itong rank brain na to, its job is to retrieve results depending on the data search. So it enhances the search result with each search offering the user more relevant result. So for example nga, ito yung ginawa ko. So nag-type ako ng Ronnie S. So marami ng option. So yung buong pangalan ko for example, or sino pa yung mga Ronnie S. for example. So nagpo-provide ng information ito para mabigyan ng... suggestive, ano yung hinahanap mo talaga. So, hindi lang basta name. So, for example, may hinahanap ka na spelling, for example, or yung words, for example, mag-provide ito ng information sa'yo. So, itong binigay ko, baka magulit kayo sabihin, ay, existing na to, sir. Oh, yeah, it existing. But not just only you ang may alam ng mga technology na yan. So, nagbigay ako ng konting recall or para awareness. Actually, ang importante naman is maging aware yung iba na existing nga ito, pero hindi natin, yung iba sa atin, hindi naman talaga ito totally na nagkagamit o hindi sila aware. So, make sure that you know the technology is here
and make sure that you know you know how to use this technology, because if you may ano kayo, meron kang power. If you know how to use this, ano ka, lamang ka sa iba, for example. So, kaya ang pinrovide ko is awareness that this technology, even though it's already existing, but make sure that you know how to use it. Marami pa, actually napakarami pa ng available ngayon sa atin sa pang-araw-araw natin na powered by AI. So, even for finances, sa banking, for example, sa banking naman, though the security ang importante kasi sa banking or yung mga transmission natin ng mga pera, online transaction, yung security, but the security itself, embedded naman talaga sa mga sa system na meron tayo. Lalo na ngayon, because of the problem with banking and hacking, for example, some of the banking online transactions, especially gagamit ka ng mga online transactions sa gabi, so nagkakaroon ng limitation. So they either off the system, dinadown talaga nila minsan ang system pagka sa gabi to avoid sa mga fraud, especially bank fraud, for example. Yung recently nga, maraming naging issue sa atin na to. Tapos yung sa OTP, minimize na nila. Before kasi ang option natin sa OTP, pwede sa mobile phone, pwede rin sa internet or email. So ngayon, talagang nakatotally minimize na. May mga bank na lang talaga na pang cellphone na lang. So, hindi makakatanggap ng OTP sa iyo para ma-avoid yung mga fraud. So, may mga, kahit sabihin natin banking sa AI application, meron na rin talagang dagdag na security. So, ganun din sa email, not just only for smart compose or what particular grammar ang gusto mo sa email. So, sa email naman, meron ding filtering. So, ito yung mga spam mail. So, nagkakaroon na rin ng suggestion or even automatic na naka-filter. So, may spam, naka-receive ka ng spam. Actually, sabihin nyo, isa lang ginagamit ko kasi Yahoo. Ginagamit ko is si Google. But in some of company, for example, company webmail, so automatic yon, may filtering na sila. So alam ko si Gmail, for example, may filtering na rin. Though si Yahoo, hindi pa ganun. Kasi matagal na rin si Yahoo. Si Yahoo Mail, for example, yung filtering niya ay mababa pa rin. But mga platform or sabihin natin mga webmail natin sa company, may mga filtering na yon. So pag sinabi kasi natin mga filtering, yung mga unwanted messages coming from outside na alam talaga natin for hacking or for fraud or sabihin na spam talaga, na hindi talaga sa official email. So to avoid clicking those information, so automatic naka-filter, but it's still up to you to check the spam folder or yung mga filter folder natin, for example, hindi to spam. So you can still have, you can have the option na pwede mo ilagay mo totally sa inbox. So yun yung mga iba pang existing na meron tayo na AI. So what else na related dito sa discussion natin dito? So number one talaga ang gusto kong so in future we will discuss about robotics, no? So yung AI powered by robotics. So sa ngayon, I keep on this telling you about the emotion. Pero sa ngayon, ang dami-dami na rin na gumagawa ng development for human emotion. So for example, ng human emotion, pag ma-detect, but make sure your house is actually powered by, smart house, powered by AI. So ma-detect nila, anong gusto mong i-play na music, ma-detect ng system mo, for example, na malungkot ka o masaya ka, it will suggest actually what particular music na gusto mong i-play. So may mga ganong technology na rin sa ngayon. O anong gusto mong panoorin na movie, it will actually suggest. It will depend on the emotion. So this technology are already existing because the facial recognition, it will scan your face, may thermal camera yan, malalaman yung ini-emit mo na heat sa body temperature mo. So malalaman kasi the temperature is actually different from masaya ka, malungkot ka, normal yung mood mo, for example. May iniimit ka na aura o sabihin na rin na temperature talaga. So because of the thermal imaging, thermography for yung term, nag-iimit ka talaga. So malalaman nila yung emotion mo. Kung galit ka, lalo na. So iba yung temperature mo. So pag sinabi mo, yung angry, yung galit ka talaga. So malalaman talaga yung temperature na iniimit mo. So ito na yung mga technology na meron tayo. But who knows in future, yung totally development talaga na ma-provide. So wag kayong matakot to grasp the technology. So nandiyan na yung technology. We're here actually to, not just only to adapt, but to accept. So ano man meron tayong technology na ngayon. But upon accepting, dapat aware yung awareness natin, hindi mawala. So if we are aware,
awareness number one, the technology is existing. You know, actually have the information. So comprehensive education is very important. And public awareness of this technology, because without this information, public awareness, or sabihin natin comprehensive education, nandiyan yan, hindi natin pinapansin, tinanggap lang natin, but we don't know in future how to use it. Kaya sabi nga nila, minabasa ko sa internet, so how to use this gadget as your 9-year-old son or your daughter or 9-year-old kid, it will help you. The elder will help to help the elders actually to totally how to use this technology. So kasi nga yung sabihin natin yung mga elders dati, they just only accept the technology is there, but yung how to use it properly, how to sabihin natin yung adoption natin properly with the technology or the device, hindi talaga totally ganun na nabibigyan talaga natin ng pansin. So I hope that I provided you or nakapagbigay ako ng konting comprehensive education and public awareness about this technology dito sa ating talakayan ngayong umaga using the AI technologies in our daily life. So marami pa actually, marami pa kayong pwedeng malaman, marami pa kayo check the internet. Marami pa kayong but make sure to check reliable sources, no? Ayun pa, isa pa pala pwede kong idagdag. So may mga technology na rin pala ngayon to determine yung mga fake information, mga fake articles, for example. May mga ganun technologies na rin. So existing na yan sa ngayon. At the same time, though, it's under development, pero yung result naman talaga, yung accuracy ng mga testing nila ay maganda para sabihin natin totally yung mamimic 100% the human mind, because yun naman talaga ang objective ng AI technology. So I hope that we can still some related information or discussion in future. So ako po ay nagpapasalamat sa panonood at pagtangkilik ng aming programa ngayong umaga. So ako po yung nagpapasalamat kay Sir Ver Archivido, na lagi si Sir Ver Archivido lagi sumusuporta na dito sa ating setup ng ating programa tuwing Martes ng umaga po, alas 11 hanggang alas 12 po, huwag niyo pong kakalimutan yan. And then si Ma'am Cathy Cruz po ang aming station manager, at ganyan din po si Professor Butch Badis ang chairman po ng Katipunan Channel. Ako po ay magpapaalam at magkikita po tayo next Tuesday po, alas 11 po ng umaga. Ito po ulit si Ronnie Osarapawan. For the love of one, please listen to One's Love. So, kita-kita po tayong muli. Maraming salamat po.